Hello guys! Kumusta sa mga kumare at kumpare kong tunay? For today's vlog, tayo po ay pupunta ng Baguio. At ayun na nga guys, ito po ang ating first day dito sa ating Baguio and Benguet Tour. So, ayan guys. So, kami po ay bumabagtas papuntang La Trinidad, Benguet. At makikita nyo po dyan guys. Ayan, tayo po ay dadaan sa Teacher's Camp. Ayan. Alam nyo po ba guys kung ano yung kwento ng Teacher's Camp? Yan po daw ang lugar kung saan marami daw nagpaparamdam. Ayan, kaya nga guys, kahit pabalik-balik ako ng Baguio, never pa akong pumapasok sa Teacher's Camp. Alam nyo naman guys, matatakotin tayo. Takot tayo sa mumu. So ayan nga guys, kung makikita nyo, ayan, dadaan po tayo ng Teacher's Camp at kumakaway-kaway pa po ako. Yan, hanggang kaway-kaway na lang tayo ngayon. Kasi nga, hindi naman tayo papasok dyan sa loob kasi takot tayo sa mga nagpaparamdam. Sana all nagpaparamdam. Charot! At ayun na nga guys, ang way na yan ay papuntang La Trinidad, Benguet. Kasi pupunta tayo ngayon sa aking cousin. In-invite niya kami para mananghalian. Siyempre, sino ba naman ang tatanggi? Libre na ang tanghalian. Eh syempre, ayun na nga, sino pa yung tatanggi, kaya dali-dali kami pumunta doon. And syempre, meron kasi kami guys pupuntahang napakaganda daw na pwede kang makapagpa-picture. And eto, adventurous daw tong lugar na to. So, kaya ayun na nga, minadali naming bumiyahe para naman sa first day namin, meron kaming magawa. Alam nyo guys, kahit pabalik-balik ako sa relatives ko dito sa Baguio, hindi talaga ako magsawa-sawa. Kasi bakit? Napakasarap ng klima, di ba? Ang lamig-lamig. Tapos isa pa, makikita mo yan, o, yung mga malabunduki na yan, yung Anay Smoky Mountain. Tignan mo naman guys, kahit ganyan, di ba? Napakagandang tignan, kahit tabi-tabi na yung bahay. Minsan iniisip ko, alam mo yun, paano na lang kaya pag lumindol dito, no? Nakakatakot, pero hindi pa rin eh. Ang dami pa rin gustong-gustong manirahan dito sa Baguio, kahit ganyan kadami, yung mga bahay-bahay. Isa na ako dun guys, gustong-gusto ko talagang tumira dito. Ay, ang sarap mamuhay. So, ayan na nga guys, welcome to La Trinidad, Benguet! So sa mga oras na yan guys, malapit na kami sa aming pupuntahan. Malapit na kami dun sa bahay ng aking pinsan kasi sa oras na to, gutom na talaga kami guys. And anyway guys, dito nga pala sa La Trinidad, Benguet, dito mo makikita yung tinagurian nilang yung iba't ibang kulay ng bahay. Alam nyo ba yun guys? Alam nyo ba yun? Nakalimutan ko na yung tawag. Ayan! Eto na po. Yan yung mga iba't ibang kulay. Nakalimutan ko na yung tawag dyan guys. Comment down below nga kung ano nga yung tawag ulit dyan. Nakalimutan ko na kasi. So ayan guys, tignan nyo naman. Iniisip-isip ko talaga kung anong tawag nga sa lugar na yan. Hindi ko na talaga maalala-alala. Hanggang sa pag-ikot namin, ayan o, hinahabol-habol pa talaga ng camera ko. So anyway guys, malapit na kami sa mga oras na yan, malapit na kami dun sa aming pupuntahan kasi talagang nagre-reklamo na ako kay mamang driver. Sabi ko, mamang driver, dalian nyo na po kasi gutom na talaga ako, malapit ko na kayong kainin. Charot! So ayun nga guys, malapit na kami sa aming pupuntahan. Nakita nyo ba yan? Mount Kalugong. So ayan po yung way guys kung saan papunta yung bahay ng aking pinsan. So malapit din sila guys dun sa Mount Kalugong na tinatawag. So napakaganda nun guys at mamaya itutur ko po kayo dun. So ayan guys, alam nyo ba? Natakot ako guys ng very mild lang naman. Kasi bakit? First time ko kasing makapunta dito sa bahay ng pinsan ko na to dito sa Benguet. Kung makikita nyo guys, paakyat talaga siya at napakatarik talaga guys. Alam nyo yan? Kung makikita nyo lang ako talagang napahawak na ako dun kay Kuya Driver. Charot! Hindi naman, syempre humawak lang ako dun sa hawakan ng kotse. Pero syempre kung makikita nyo guys, pataas talaga siya. And makikita nyo pagdating natin dun sa dulo guys, napakaganda ng tanawin. Kaya alam mo na guys, kaya dapat tapusin mo tong aking vlog. And eto na nga, sa mga oras na to, malapit na kaming bumaba. Itinuturo-turo na kasi ng pinsan kung nasaan na yung bahay niya. Diyos ko po Lord, nandun na pala sa katuktukan ng kabundukan. Pero guys, sobrang ganda kung makikita nyo lang talaga yung lugar. Hindi mo sasabihin na napagod ka sa biyahe. Kasi bakit? Napakaganda talaga ng makikita mong tanawin. So ayan na nga guys, bumaba na po kami ng mga oras na yan. At ayan nga, kung makikita nyo. Diba? Diba? Tignan nyong mabuti. Napakaganda ng bulubundukin. Ang green-green ng lugar. And alam nyo guys, ayan. Tinitignan ko talagang mabuti yung kapaligiran. Kasi sobrang ganda. Tignan nyong mabuti guys. Diba? Mapapawaw. Wala akong ibang masabi kung hindi wow. Kasi sobrang ganda talaga. Tapos sobrang lamig pa. Alam mo yun, parang relasyon nyo, malamig. Charot!
At pagkatapos ko nga guys mag-video-video na yan, ayun, kumain na kami ng tanghalian. At pagkatapos, kumain kami ng buko. Guys, buko. Fresh buko. Saan ka dyan? Fresh buko from Baguio. From Baguio? Mmm, masamit! Rap! Ano? Tamis! Matamis nga. Ito lang dapat ang pantubig. Pang beach? What did you say? I can't understand what you're talking about. Katawa mo. Tawa siya eh. May kamag-anap sa uncle mo doon, sa Baler. Doon mismo, malapit ka na sa beach. Kung what? Kayo dito, sabi nga ni Kuya Jerry. The buko is what? Okay, the buko is for beach only. Not here in Benguet. No, because you have a visitor. You need to open and feed us, you know? That's why we are happy, so that we are happy. You know? Because if you don't feed us, we are lonely. You know, we are going back in Batangas and in Bataan. We, Lola and I, are lonely. If we are hungry, you know? That's why we eat your buko. Awan. At ayun na nga guys, Diyos ko po, rude. Nakipagkulitan ako dun sa aking pamangkin na spokening dollar. Hindi ko maintindihan ang kanyang sinasabi. Talagang dumudugo-dugo na ang aking ilonggay. At ayun nga guys, see you again sa second part ng aking vlog. Salamat!